Matagal mo na bang gustong gumamit ng radyo sa inyong negosyo? Pero nag-aalangan ka sa paggamit nito. Hindi ka pa sure kung talagang gagamit ka o hindi. Nakabili ka na ba ng radio unit mo? Hindi mo pa siya man nagagamit? Parang nahihiya ka pang makipag-usap? Kasi hindi mo alam kung ano yung mga tamang etiquette sa paggamit ng radyo? Tutok na mga katry. Ang dalawang bagay na yan ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Break, break, any station, come in. Yung breaker po, go ahead, 11 call me, sir. Thank you, sir. This is 481 EMQ po. This is EMQ from Amadeo Station, over. Roger that, acknowledge. This is Alpha Lima, Cavite Station on the mobile. Thank you, sir. Sir, can you give me update lang sa location mo, weather, and working condition mo? Roger that, acknowledge. So now, kay, ako po ay naka on mobile, stationary mobile here in Cavite City Public Market. And then, sa ngayon, sobrang init po ng ating weather condition ngayon dito. Napakataas ng humidity level. And working condition ko po is Motorola GM300 with power output of 45 watts. And then, Super Gainer antenna. Over. Sa isang negosyo, napakahalaga ng communication. Kaya nga naman mga katry, kapag ka umiikot-ikot tayo, nakikita nga natin kapag ka malalaki yung building, minsan yung mga gwardiya, meron silang radyo. Construction, for example, napakalaking bagay yung paggamit ng radyo. Pero baka naman inisip nyo, maliit lang naman ang negosyo ko. Kailangan ko pa ba rin talaga ng paggamit ng radyo? O nakakatulong ba talaga ito sa communication, anuman, gaano man kalaki ang negosyo natin? Puntahan natin sa Lipa Station si RDY at tingnan natin, tutulungan tayo niya para maintindihan natin kung gaano kahalaga ang paggamit ng radyo kahit na maliit pa ang ating negosyo. Panoorin natin siya. Magandang araw mga katry. Si RDY po muli dito sa Lipa City sa Batangas. Ngayon, gusto ko po ipakita sa inyo kung gaano ka-efficient at ka-reliable ang paggamit ng radio sa isang business operation. Tumayan po natin yung video. Okay, sige. Checkin muna natin sa accounting kung okay na yung mga resibo. Accounting, accounting. Yung resibo pa ng delivery, okay na ba? Yes, sir. Ready na po. Okay na. Ready na ang mga resibo. Pakitaan na lang sa accounting. Okay, sir. Copy. Thank you. Nakita nyo mga katry? Simple lang, di ba? From logistics, papunta confirmation ng boss to accounting, pabalik sa delivery man, walang hassle. Kaya, bakit hindi nyo itry ang paggamit ng radio sa inyong business? Kung interesado kayo, pwede nyo akong kontakin sa mga contact information na makikita nyo sa screen. Kaya, try na! Uy, special shoutout sa mga kapamilya ko sa Laguna, sa Pranada family, sa Magalona family, kay Lem at kay Sai. Yun din, syempre, sa mga friends namin dito sa Lipa, sa Mercado family, sa kanilang patuloy na pag-alalay sa amin. Salamat po, pati sa Ricardo family at sa mag-asawang Lete. Syempre pa, ganoon din, hindi ko nakakalimutan yung mga kaibigan namin sa mataas na kahon, especially sa Enjong Party. Ganoon din, pinapati ko rin yung mga kapamilya namin dyan sa Malad, Calapan City, Oriental Mindoro. Yung mga De La Cruz clan dyan, binabati ko rin sila. Salamat RDY at ang inyong mga kasama dyan sa Lipa. At nagkaroon kami ng idea kung paano ginagamit ang radyo kahit na maliit pa lamang ang negosyo.
lalo na kapag mas malaki o malaki na talaga o marami tayong mga empleyado. Kaya mga katry, gaano man kalaki o gaano man kaliit ang inyong negosyo, communication po ay napakahalaga. Gumamit tayo ng radyo kung meron tayo. At hindi nyo ba napansin yung ilan sa mga units na ginamit nila, mga SRRS, na katulad ng inexplain sa atin ni ENI o ni Engineer Malyari noong mga nakaraan. Ito mga katry, puntahan naman natin yung isang bagay na pinag-usapan natin kanina. Ano ba ang mga etiquette sa paggamit ng radyo? Katulad lang ba ito ng paggamit ng cellphone? O katulad lang ito ng paggamit ng telepono? Ano ba itong naririnig nating Roger? Minsan nga, nagbibiro tayo eh kapag naririnig natin siya, hindi ako si Roger o wala si Roger dito. Naku naman, oh, wag naman tayong ganon. Napakahalaga mga katry na gumamit tayo ng tamang pananalita, tamang disiplina o tamang etiquette sa paggamit ng radyo. Ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa mga mahahalagang bagay sa paggamit ng radyo, sa pakikipag-usap sa iba, at ilan sa mga mahahalagang bagay na kailangan nating tandaan, kailangan nating gawin, at kailangan nating iwasan. Simulan natin mga katry sa basic radio etiquette rules. Unang-una, ang kadalasang ginagamit sa pakikipag-usap sa radyo ay Ingles. Pero hindi naman ibig sabihin na pwede tayong hindi tayo pwedeng magtagalog. Ingles sapagkat hindi natin alam kung sino ang pwede nating makausap. Baka naman yun nga ang lingwahe na ginagamit nila. Kapag gumagamit tayo ng radyo, hindi ito katulad ng telepono na pwede tayong makipagsabayan. Ibig sabihin, ang pag-uusap po sa radyo, one at a time lamang ito. At kapag meron ng nagsasalita, makinig tayo ng maigi doon sa kausap natin. Huwag tayong basta-basta tumawag sa isang tawag sa radyo kung hindi tayo tiyak na yung tawag na yun ay para sa atin. Unless marinig natin na tinawag na ang ating call sign na yun, tiyak na tayo na tayo nga ang kausap. Sa paggamit ng radyo, mga katry, huwag tayong mag-transmit ng mga sensitive, confidential o may kinalaman sa financial or military information. At lagi sana tayong mag-perform ng radio checks upang sa ganon masigurado natin na ang ating radyo ay nasa isang magandang kondisyon. Hanggat kaya natin mga katry, i-memorize natin ang mga call signs at mga locations ng mga tao at mga radio stations na nakakausap natin sila ng madalas. Huwag din natin kalimutan itong napakahalagang bagay na ito. Think before you speak. Mag-decide ka muna kung ano ang gusto mong sabihin at kung para kanino. Huwag tayong basta-basta na bumibitaw ng mga mensahe. At kapag ka nagbitaw tayo ng mga mensahe, mga katry, gawin na natin maiksi lang at saka clear. Hindi ito katulad ng telepono na parang babaran ng mensahe. Iwasan natin yung mga mahahabang mga sentences. At kung talagang mahaba yung mahalagang punto na gusto nating sabihin, baka pwede nating putol-putulin niyon ng mga shorter messages. At huwag tayong basta gumamit ng mga abbreviations na hindi naman tayo tiyak mga katry na naiintindihan yun ng iba. Meron tayong kung tawagin ay 4 golden rules of radio communication. Una, clarity. Pangalawa, simplicity. Pangatlo, brevity. At ang pang-apat, security. Halos nabanggit ko na yung iba kanina, pero ang apat na golden rules of radio communication na ito, sa clarity, ang ating boses ay dapat napaka-linaw. Subalit, huwag naman yung parang sumisigaw na tayo. Oo, yung ganito lang, na normal lang na pakikipag-usap natin. At pagkatapos, gawin nating simple. Tama lang na maintindihan ng ating mga kausap, yung ating mga salita. And again, huwag naman tayong magsalita ng parang ang tatagal, ang haba. Precise lang and to the point yung ating mga mensahe.
At mga katry, yung security, huwag tayong basta-basta mag-transmit ng mga confidential na mga information. Kapag ka naman tatawag na tayo ng ibang station o gusto na nating makipag-usap, pwede nating sundin itong ilan sa mga steps na ito. Una, pakinggan muna natin at kailangan nating malamin na kung yung channel na yun ay clear para sa atin. Kapag kaalam natin mga katry na meron pang mga nag-uusap, huwag tayong biglang pumapasok kasi baka naman napakahalaga anong kanilang pinag-uusapan. Hintayin natin na klaro na pwede na tayong pumasok. At pagkatapos nito, kapag kaalam na natin na klaro ito, press na natin yung PTT or yung push to talk button. At pagkatapos natin itong i-press, huwag tayong magsalita kaagad. Maghintay tayo ng at least mga 2 seconds. At pagkatapos, saka natin tawagin yung call sign na gusto nating kausapin, magpakilala tayo, banggitin natin yung ating call sign, at pagkatapos niyang sumagot sa atin, maaari na natin ituloy yung ating pag-uusap. Sana mga katry, meron kayong natutunan at kung kailangan nyo pa ng maraming mga information tungkol sa tamang paggamit ng radyo, mag-comment lamang kayo sa baba. Ngayon, bago tayo magtapos mga katry, baka naman lagi nyong iisipin kasi, ito naman si EMQ, lagi siyang nagfe-feature, nagtatanong siya ng working condition ng iba, pero kayo mismo, hindi nyo alam kung ano ang working condition ko. Kaya naman, kaysa sa mag-feature ako ngayon ng isang amateur radio operator o isang commercial radio operator, ay ako muna, pakita ko muna sa inyo ang aking working condition. Kaya nga, dito tayo ngayon para makita nyo kung ano yung mga ginagamit ko. Well, dito sa aking station mga katry, gumagamit ako nitong aking fixed station na Kenwood TM281. Ito yung ginagamit ko na sa VHF. At pagkatapos, meron ako ditong base trunking, mga katry, na Motorola GTS. Ginagamit ko po ito sa trunking ko. Ngayon naman, sa aking mga portable, ito yung aking unang-unang portable unit, mga katry, na ginagamit ko, Cygnus UV88. Okay naman siya, na-enjoy ko naman ang paggamit niya, and it served its purpose nung panahon na ginagamit ko siya. At hanggang ngayon, ginagamit ko siya. Durable siya mga katry. Sakto ito sa mga baguhan. Meron din akong, dahil meron akong trunking na base, meron din akong portable for trunking. At para sa aking portable for trunking, ang ginagamit ko dito mga katry ay Motorola ATS2500. Ayan, sa iba, sikat na sikat ko ito. Ginagamit ito usually ng mga government employees na nasa trunking. So, ito po yung aking dalawang portable units. At pagkatapos, mga katry, ay gumagamit din ako ng isang IP radio, Cygnus NX100. Naalala ko nung last year na involved ako sa isang napakalaking event. At pagkatapos, habang ang ilan sa amin sa event na yun ay mga amateur radio operators, marami kaming kasama ang hindi palisensyado. Siyempre mga katry, ayaw nating gumamit ng radio kapag wala pang lisensya. Kaya ang ginamit namin ay IP radio. O, ang maganda dito mga katry ay may SIM card ito at yung mga gumagamit nito hindi kailangan ng lisensya. Ang nakakatuwa, pwede mong tawagan hanggang sa ibang bansa. Pwede nito. At pagkatapos ay meron din ho akong ICOM na base, na mobile base naman sa aking sasakyan. So, yan mga katry, at least may idea na kayo
kung ano ang aking working condition. Bago tayo magtapos, ay gusto ko sanang pasalamatan lahat ng ating mga kasama. Gusto kong pasalamatan si Alpha Romeo, si Alpha Lima, si Golf Charlie, Sir Gerald. Nako, grabe, grabe ang pagsuporta ng mga to. At sa lahat ng mga volunteers na kasama ko sa aking proyekto. Pero gusto ko ring batiin at pasalamatan lahat ng mga miyembro ng Radio Operators and Enthusiasts na nandyan sa ating Facebook group. Salamat po sa inyong laging pagtutok sa amin at salamat sa inyong suporta. Kapag meron kayong gustong i-post sa group, i-ano nyo lang po, i-inform nyo lang po ako para i-post natin mga announcement o kung may mga units kayo na gusto nyong i-benta or sa kasama natin sa grupo or may mga gusto kayong mga batiin. By the way, kung ikaw ay isang amateur radio operator or kung meron kayong amateur club, message nyo na po ako sa baba at i-feature natin ang inyong club o i-feature namin kayo. Who knows, kayo na po ang susunod na i-feature dito sa Try to Contact. Maraming salamat po at salamat din kay Gia, kay Gail, kay Rian at sa iba pa na tumutulong sa akin at sumusuporta sa akin. Ito po muli ang inyong host, si EMQ. At nagpapasalamat sa inyo sa patuloy ninyong pagsuporta at pagtutok dito sa ating show na Try to Contact. See you next Saturday.